Good morning, everyone! Welcome to another episode of Judy's Kitchen! We will just be making a simple recipe of sinuglaw. This is my take on sinuglaw. Ang sinuglaw ay combination siya ng Visayan and Mindanao na delicacy. Sinugba is inihaw at ang kinilaw, of course, para siyang ceviche. So pinagsama siya at ang ganda ng kinalabasan. Marinate muna natin yung liyapo. I am just using a normal cut of liyapo na bone-in. And then later, tatanggalin na lang natin yung bone. May minarinate na ako. Pero mapakita ko sa inyo yung marinate na gagawin natin. So, just soy sauce. Pag nag-marinate ako, palagi akong nagsisimula ng pag-mix ng mga ingredients sa isang bowl para sigurado ako na buo na yung lasa bago ko ilagay sa hilaw na protein. So, I have here my calamansi. Pwede kayong gumamit ng soda kung gusto nyo para mas matenderize yung meat. And then pepper. Pwede nyo damihan, pwede nyo namang kotean, pero hello, sinuglaw siya. The more pepper, the merrier. And then, our garlic. May bago akong tool. This is a garlic presser. Sana huwag ako mapaya, diba? Feeling ko lang, mas napapadali lang ang buhay. Lahat ng ano ilagay nyo dyan. Sabi mo, mas madali. Parang mas mahirap. Pero, tingnan mo, parang na siyang grenade, baby, oh. Mas gusto ko lang siya ng ginigrate or pinipress kasi yung juice ng garlic mas sumasama kagad dito sa marinade niya. Tried and tested ko na itong recipe na to kaya hindi ko na siya titikman. And then, ibubuhusin natin siya dyan. And you just let this marinate for at least an hour or 2 hours but always better na overnight para pasok na pasok yung lasa. Siguraduhin lang natin na everything is soaked. Something that happens in the meat when you marinate it overnight. Parang mas nagte-tenderize siya lalo at saka mas pasok yung lasa niya. Di ba si Chef James explaining in CACS, the proteins are allowed to break down? Yes. Kaya kung limawa mag-order tayo ng maraming frozen items, pumili na kayo ng mga proteins na gusto niyong i-marinate bago niyo i-freeze. Para habang naka-freeze siya, dire-diretso lang yung marination niya. So we'll set this aside kasi meron na nga ako dito. So, unahin natin to, iihaw. Nag-preheat na ako ng griller. Of course, better kung ang griller ninyo ay may uling kasi doon nagagali yung smoky na flavor. Yeah. I always grill on low fire. Kung halimbawa, ang griller na may uling ang gagamitin nyo, kailangan yung uling ninyo merong part na sobrang init at saka part na hindi masyadong mainit. Or what you can do is ilagay nyo sa gilid yung uling tapos yung gitna wala halos laman para even yung heat na makukuha ng ating proteins. Isa yan sa mga natutunan ko kakapanood ko kay Gordon Ramsay. Now, we will start mixing the ingredients for our kinilaw. I always use apple cider vinegar kasi it's much fruity and at the same time, may tamis na siyang binibigay. And white vinegar. And then, ginger. You want to slice your ginger very thinly. Ginger. Yung iba, gusto nila tagtad na tagtad yung ginger. Ako okay lang sa akin ng julienne. And then our red onions. And then our cucumber. Ay, nakikita ko na siya. Tapos lalagyan natin siya ng mangga na manibalang para manamis na nis. Ano ba manibalang? Neither here nor there, diba? Neither hinog nor hilaw. Ayan na siya. Then our brown sugar. Yeah. Pwede nyo na namang unahin yung brown sugar dun sa liquid bago nyo ilagay yung mga gulay na dapat ginawa ko kanina. And then, of course, our salt. Yung iba ang ginagamit, patis. I like to use pink peppercorns. Meron siyang binibigay na happiness. Tapos masarap din yung pink peppercorns sa gravy. Ay, isa yan sa mga magagandang investment sa pantry ninyo. Okay, and then, cilantro. Chopped cilantro. Ay, may lupa. Basta ka dyan. Yung cilantro, magandang i-add din yung stems niya sa simula pa lang para lumasa na siya sa kinilaw natin. Now, kung ayaw nyo naman ng cilantro kasi hindi naman lahat ng tao may gusto ng cilantro, you can skip it. Okay.
diba? Ang ganda na ng kulay niya. Tikman natin. Kaya ko siya ng calamansi. Kasi ang ceviche, laging may acid either from lemon, lime, or calamansi. More sugar. And then, we will now add our chilies para may konting anghang lang. Pwede nyo nipisan, pwede nyo naman ng kapalan. Okay, isa pa. Lang guys ha. Kailangan ko mag-concentrate. Pag gumagawa ko ng kinilaw, lagi ko nilalagyan ng gata. Creamier lang yung texture niya at saka hindi lang masyadong sharp yung asim ng kinilaw. So parang mas malinam-nam yung dating niya. Ang ganda ng kulay niya. Parang Pasko. Ba't tayo ito ginawa ng Pasko? Marami namang nagiinom at pag Pasko. Okay, balikan muna natin ang ating liyempo. So now, lumabas na yung dugo niya from the other side. Ayan! Ayan. So pag nag-iihaw, hindi niya naman talaga dapat kulitin yung iniihaw ninyo. Nakikita mo pa ba ako? Can you still see me, Taday? It's a bit foggy. It's a bit foggy? Ayan. So hahayaan lang natin siya. Pwede, ha? Okay, tikma ko muna. Ay, okay na ako doon sa lasang yun. Lalagyan ko ba ng garlic? Only if you add more chili. Tama. Siling labuyo? Depende sa dami ng garlic. Here, tuna. Very fresh. Malalaman mo kung super fresh ang tuna pag super red siya. Iyan yung dugo. And hindi nyo siya gustong ilagay sa fresh na kilawin na gagawin natin. So you wanna take that out. Tapos ito yung parang litid niya. Hindi ko na ito tiyuro isasama. Mahirap siya tanggalin. The bloody part of the tuna is wasted na. Yung iba, ginagamit pa siya pang mga sangkot siya, pag gisa-gisa, basta lutong-luto, hindi yung fresh na kakainin. Kasi it will vary, di ba? Depende sa pagtatay din. Yes. So normally, I would use a fillet knife, pero hindi ko naman din uli i-assume na lahat tayo sa bahay ay may fillet knife. So, gagamitin ko itong aking knife. Eh, tinatanggal ko rin kasi may litid siya, oh. Ito yung nagiging parang chewing gum yung dating. Okay, now, depende kung gano'n yung kapal gusto, yung kilawin. Okay, one, two. Actually, ang kinilaw, pwede naman kahit hindi tuna, pwede kahit tanige. Basta it's fresh, pwede siyang ikilaw. At saka hindi yung matinik. Or, kung halimbawa wala kayong mahanap na tuna, or tinatamad kayong bumili ng tuna, umorder na lang kayo sa Japanese restaurant ng tuna, magpabili kayo ng liyempo, gawin nyo to, pagsamahin nyo, may sinuglaw na kayo. Wala masyadong ganap. Babalik ako sa aking liyempo. Ay, perfect. Papatayin ko na yung fire sa liyempo ko just to let it sit. So, any protein na iiihaw ninyo or ibibake ninyo, you have to let it sit for at least 15 minutes para bumalik yung juices niya sa meat niya. So, kailangan lang ipares natin siya. Hindi ko siya dyan. Hindi ko muna ilalagay kasi ayokong maluto yung isda sa suka. Normally, yan sa palengke, kapag ka binili ninyo at pinatanggal nyo na yung balat, isasama naman nila yung balat kasi kasama yun sa bayad nyo. So, what you can do is season it, salt and pepper, with siguro a bit of garlic powder, onion powder, tapos i-deep fry ninyo, meron ka ng tuna skin chicharon. Nakatikim ka na nun din. Yeah. Sarap, diba? Scary naman. Pag maganda gawa. Si Kuya Jeff, nung nagkukulinary kami, may dalawang subject kami na kinakain niya ng hilaw yung fabrication, beef fabrication, at saka seafood fabrication. Kalahati na lang yung na-i-present namin kasi kalahati ng beef na hilaw kinain niya. Ganun din yung tuna. Si Ryan, apakagaling yan magluto ng peppered tuna. Yun yung unang-una niyang niluto sa akin nung nagde-date kami. Kung makamanggaling ka naman, parang napaka-komplikado naman. Pero hindi ko siya magawa, ah. Tuna
sashimi siya, na buo. Punong-puno siya ng ground black peppercorns. Tapos isisear lang ni Rai. Soy sauce lang yan, babe, di ba? Sinusubukan ko siyang gawin, laging overcooked. For some reason, yung skills ko sa pagluluto, hindi para sa mga ganun yung mabilis sa gluto. Okay, set natin ito. Okay. So, now na nakapag-relax na ang ating liempo, pwede ko nang ilagay itong aking tuna and mix it. Ito may kulay. Ay. Konting minuto lang yung babad niya. Hindi siya lutong-luto. Andun pa yung bite of freshness. Tapos pwede niyo ilagay ito sa ref for a couple of minutes or yung liquid. Kasi masarap din ang kinilaw kapag medyo malamig-lamig siya. I get you here. Okay. Slice ko muna yung tabulo para lumasa na siya sa... Takot akong mag-ano na itong labungo na ito. Yung dalawa lang. Para makakain ako. Yung iba, naglalagay pa nga ng red bell peppers sa kinilaw. Kasi iba din naman yung lasa ng may bell pepper. Pero, dami na nito. Cut natin ang ating liempo. Siyempre, tatanggalin natin yung bone. Ako lang, panagliempo, gusto ko talaga bone in kasi mas malasa yung may buto. Hey, init. Now, the first slice, yun yung gusto kong binababad agad para lumasa siya kagad dun sa aking kinilaw. Malapit na tayo matapos! Gusto ko na siyang tikman! Kung minsan, kung ano yung masimple, yun yung the best. Diba sa beach, ang sarap pagluto na may kinakain ka rin. Well, kahit naman di sa beach. Dahilan pa. And then, add more mango sa gilid. Just for aking beautification project. Unti-unti nang naluluto yung tuna. Pero sa nakikita nyo, hindi siya fully naluluto ng acid. Kasi hindi siya nakababad ng matagal. And you'll get some cilantro leaves and dressing on top. Beautiful! Siguro pwede lang natin itong i-ano ng konting salt. Meron kasi akong smoked salt dito. Kaya gusto ko lang siyang gamitin. You can always use regular salt. Ito lang, meron siya extra smokiness na binibigay. Daddy! I'm ready for you! Ulam ba yung pulutan? Actually, pwede pa rin. Pero parang mas pulutan, mas appetizer siya. There you go. Ayan, may peppercorns yun ako. Tuna ka muna. Parang hindi ko mapapansin yung bill ko nito eh. Parang pulo-pulutan na lang. Kailangan nyo pong subukan to. Maliban sa madali siyang gawin, yung experience ko sa nila kagulo, tapos malinamnam, kasi hindi siya masyadong maasim, yung sapat lang yung asim niya. Oh! Yung cucumber daw. Tinira ko mag-isa eh. Kaya lapasan yung laway ko siya pagam. Ay, sarap. Ang laway pag gina. Sarap! Pumayang mismo ako.
simple Sinuglaw recipe. I hope you'll be able to try it at home because it's something that I am so sure your family will enjoy, your friends will enjoy. Thank you guys for joining me today. I'll see you again next Saturday for another episode of Judy's Kitchen. Please always stay safe and don't forget to always be kind. Bye! Hey! Gotta send some to my dad. Oh yeah. I love that.